Hello, Jalog Learners! So, mag-explain tayo or gagawa ako ng lesson na aaralin nyo, okay? Ito yung mga pagduktong-duktong ng dulo ng da at saka ng des. Meron akong dalawang sentence. Napakasimple lang nitong sentence na to. Yung number one, korewa ringo des. Ito yung common. Korewa ringo, this is an apple. Parang ganun lang siya. Yung pangalawa naman, korewa ringo da. O yan, may da. Ngayon, ang pinakaiba nitong dalawa, yung level ng formality nila. Napakasimple, di ba? Si des ay formal, si da ay rude. Alam nyo ba itong si da? Pag ito ang sinabi nyo, super rude to. Mas mababa pa to. Pinaka-lower level to ng pagka-rudeness. So, pag ginagamit nyo to, nagtutunog, ano kayo, rough kayo. At saka kasi kadalasan to, ginagamit sa mga manga, yung mga nag-aaway. Yung, ore ka, mamay nga, waroy da, mga ganun. So, ganun ginagamit yung da na yan. So, hindi ko advice na masyadong gamitin yan. Dahil super rude niya, hindi nga maganda. Ngayon, kung talagang rude ka, eh, yung character mo, then go, okay lang din naman. Kaya nga nandyan yan eh, para sa maganyang sitwasyon. Actually, sinimplahan ko lang naman yung explanation nito. Ngayon, itong sitwasyon naman na meron naman da, ibahin naman natin yung sitwasyon. Ito naman yung pangalawang gamit ni da. Yung una, informal lang si da, di ba? Ngayon, des pa rin ang ibig sabihin nito, informal nga lang si da, para hindi kayo malito. Ngayon, yung pangalawang gamit ng sitwasyon, may sitwasyon eh. Pag ang sitwasyon ay ginagamitan mo ng da, itong number two, nilagyan mo siya ng korewa ringo da, ang okay lang yan, hindi yan magtutunog rude kung sa sarili mo lang sinasabi. Kung kakausapin mo yung sarili mo, korewa ring, mansanas yan. Parang ganun lang, okay yun. Na hindi mo siya sinasabi sa ibang tao, walang problema, hindi ka magtitingin rude sa sarili mo. Kasi sa sinasabi mo naman sa sarili mo, yun ang pangalawang situation na gamitan natin ng da na hindi siya rude. Pero pag ginamit mo yung da sa ibang tao, nagtutunog rude ka. Sana malinaw yun. Next, number three. Ginagamit din natin, nilalagyan din natin ng da ang mga nouns pag nakakita tayo na ganun pa rin, kakausapin natin yung sarili natin. Okay? Halimbawa, nakakita ka ng aeroplano. Wala akong maisip. Aeroplano. Hikoki do. Sinasabi mo sa sarili mo. Pero pag sinabi mo sa ibang tao, rude na yun. So, yun yung gusto kong ipunto. So, itong da na kinakausap mo yung sarili mo at hindi mo na-execute sa ibang listener, ito yung common. Ito yung masyado natin ginagamit talaga. So, pag ginamit natin to, walang rudeness. Yung pagka-rudeness nga, ayun nga, naputol ako kanina. So, yung pagka-rudeness. Ngayon, meron din namang situation na ganito. Ganito yung mga common situation. Halimbawa, nakita mo may umulan. Amido. Sinabi mo sa sarili mo. So, wala kang safe ka sa rudeness doon. Amido. Pero, pag sasabihin mo na sa kaibigan mo, hindi mo na sasabihin, pwede mo nang hindi sabihin yung ame da kasi nga rude nga si ame. Pag ina-execute mo sa ibang tao, pwede mo naman sabihin na ganito, ame da. Tapos pag sabi mo, ne, ame, futik ta ne. Parang ganun, ame, futik ta ne. Umulan, di ba? Sabi niya, ganun ang ibig sabihin nun. So, pag ina-execute mo sa ibang tao, naiiba yung nihongo, pero pag sarili mo, si da, walang problema. Hindi siya rude. So, yung nakita nyo yung dulo na, may putik ta ne. Yung ne na yun, meron din akong lesson nun, pero paano ba gamitin talaga si ne. Pero nandito tayo kay da kasi, kaya skip ko muna yun. So, next, pwede pa rin natin gamitin. Hindi ko na alam kung pang ilan taong gamit na itong da na to. Siguro pangatlo na, pangapat. Meron din tayong situation na pag nagugulat tayo, nilalagyan din natin ng da. Yun, walang safe tayo sa rudeness dun. Hindi yan, kasi yung kausap mo, yung sarili mo, nagulat ka. Parang ano ba yun, yung spider, spider da, kumo da, parang ganon. Pwede mong ilagay doon si da, nasasabit ako. So, yun, meron din naman tayong sitwasyon na halimbawa, sinasabi mo siya sa sarili mo, pero sinasabi mo siya sa ibang tao, pero hindi siya nagmumukhang rude. Sa ganitong sitwasyon, halimbawa, yung sitwasyon na katulad ng madalas to sa mga bata. Mangyayari to sa mga bata. Yung mga estudyante ko, ang liliit. Sinasabi niya sa akin, Nen, yan, tinatawag ako ng ganyan. Nen, Hanada. Parang ganon. Flower. Hanada. Parang ganon. Ganon,
inaano niya yung salita, pero hindi siya tunog rude. Kasi parang ina-explain niya, "Uy, tingnan mo to." Parang, sorry po. Parang sinasabi niya, "Oh, ito yung ano, ito yung bulaklak." Ganon. Ganon, meron ding sitwasyon na ganon. So, madaming sitwasyon na pwede nating gamitan si Da. Mas safe kayo kung kakausapin niyo sarili niyo kay Da at hindi niyo sasabihin sa ibang tao kasi rude niya. Yun lang, ang kailangan niyo lang tandaan dito na pag gusto niyo mag-notice ng ibang bagay, pa, kumoda, spider da, ame da, ang gagamitan niyo lang ng da ay mga nouns lang. Ano ba ang nouns? Is the name of person, thing, animals. Doon nyo lang ididikit si da. Pag magsasalita kayo ng may da. Ganun talaga siya. Yan ang sabi ni Google. Kayo na sinusunod ko. So, nouns lang siya pwedeng dikitan. Kung noun lang ang pwede nating gamitan ng da, paano yung ibang parts of speech? Siyempre, meron tayong adjective. Alam nyo na meron namang, sa mga hindi nakakaalam, na meron tayong dalawang adjective. Isang e-adjective, isang na-adjective. Yung e-adjective, napakasimple lang kasi nagtatapos sila sa e, pero, merong nagtatapos sa e na na-adjective. Okay? So, ingat tayo doon. Hindi porkit e-adjective, lahat e. Pero actually, yun talaga ang definition niya, kaya nga e-adjective siya. Huwag po nating lagyan ng da sa dulo ang mga e-adjective. Ano ba ang example ng mga e-adjective? Feeling ko yung mga okay, chisay, tanoshi, kawaii, yan yung may mga dulo, may mga i sa dulo yan. Huwag niyong lagyan ng tanoshida. Basta huwag lang. Tapos yung kawaii da, huwag nating lagyan. So, i-take note nyo na lang na ang i-adjective ay hindi nilalagyan ng da. Although pag may kausap tayong mga Hapon, hindi naman talaga sila nagko-correct ng Nihongo natin. Pero makikita nila na ganito ka mag-way ng panay. Kahit naman saan tayo, kung paano tayo mag-way, magsalit, kung paano tayo magsalita, nakikita na yung character natin doon. So, ibig sabihin, hindi natin inaaral ang sinasabi natin. So, napakasimple lang. So, yun lang. Tandaan nyo lang, huwag lagyan ng da ang mga adjective. Pero wala namang problema kung na-adjective. Pwede natin lagyan ng da. Ito nga lang, sina-adjective, minsan may nakakalitong na-adjective nang akala natin i-adjective. Kasi lahat naman ng na-adjective, lagi ko itong sinasabi sa video ko, na lahat sila, hindi naman talaga nagtatapos sa i. Nagtatapos talaga sila sa na invisible talaga yung na nila. Kaya kung makikita nyo si Kirei, akala nyo i-adjective si Kirei. Kasi nga may i sa dulo. Kaya, pero hindi siya i-adjective. Si Kirei ay na-adjective. So, meron siyang na invisible na nakadikit, tatanggalin lang natin si na at lalagyan natin ng da. Magiging Kirei da. Yun, pwede yun sa da na inaaral natin ngayon. Ito, dadagdag info ko na rin to sa inyo na kasi baka nalilito kayo, sensei, ano ba ang timing para tanggalin ng na at saka hindi tanggalin ng na? Ito na lang isang tip ko dyan. Pag ang kasunod na naputol na naman yung video ko. Ano ba ang timing na tinatanggal natin yung na sa dulo at hindi tatanggalin? Paano ba gagamitin yon? Yun yung ituturo ko. Kasi ang adjective is nagde-describe ng nouns. So, natural, pag kasunod niya ang nouns, kumpletuhin natin ang adjective. Nandoon ang kompletong adjective plus noun. Kung ang kusunod ni na adjective ay noun, pangalan ng bagay, tao, hayop, lugar, huwag natin tatanggalin si na. Halimbawa, si Kirei na. Nandyan talaga si Kirei na. Paglalagyan natin ng da, tatanggalin si na, diba? Kirei da. Pero kung kasunod niya ay nouns, huwag tatanggalin si na. Halimbawa, ang kwarto, anong Nihongo ng kwarto? Heya. Tapos sasabihin mo, malinis. Kasi ang Kirei is malinis. Kirei, marami ibig sabihin, malinis, maganda. Malinis at maganda. So, malinaw na ang kasunod ni adjective ay Heya, pangalan ng tao, bagay, hayop, lugar, si kwarto, si Heya. So, nandoon dapat si na, Kirei na. Hindi natin tinanggal. Ikikip natin dyan si na. So, magiging Kirei na Heya.
Yun ang malinis na Nihongo. Ngayon, kung wala naman siyang noun, gusto mo lang sabihin na kirei, so, da ang ilalagay natin, okay yun. So, kirei da. So, informal siya. Katulad nung in-explain ko kanina. So, informal yung kirei da. Pero kung gagawin nating magandang salita, tatanggalin natin ngayon si yung dulo ng noun. Walang noun yung dulo, pero nandoon si des. Kasi ang formal ni da ay des. Lalagyan niya yung magiging, ang sentence ngayon ay magiging ganito. Kono heawa. Nauna na si kono heawa. Tapos, kirei des. So, si kono, ibig sabihin niya, this. This room is clean. So, may lesson din ako niya ng kono. Pero hindi ko naman imemain dito yung mga lesson na yan. Dahil si da at saka si des ang nile-lesson ko ngayon para sa inyo. So, nagtunog formal siya, diba? Kasi nawala na ngayon, hea, kirei da. Yun ang informal. Pero kono heawa, kirei des. Yun yung maganda. Ang punto ko dito is, pwede natin gamitin si da kay na adjective, hindi kay i adjective. So, malinaw ba? Walang na si kirei dyan, di ba? Tinanggal natin yung na. So, sana malinaw yun kung paano tayo magta-timing tanggalin at hindi tanggalin si na. So, medyo humahaba na yung kuda-kuda ko dito. Siyempre, lalagyan ko pa ng subtitle yan. Sana maintindihan nyo at sana makatulong kahit maliit na bagay ito. Napaka-importante nito sa grammar natin, okay? So, thank you very much for watching and bye-bye!